Hey, what's up, Ethical Nation? Take two. Hey, what's up, Ethical Nation? Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And right now, nagsasagot na tayo ng questions. So, ang question na ito ay nanggaling mula kay Jurevic. Teka. Oh, Jurevic. So, kay Jurevic. So, ang tanong niya, Coach, nahihirapan talaga ako sa business ko kasi feeling ko para wala yatang naniniwala sa akin kasi ang products namin food supplement. Tapos ang trabaho ko nasa security services. Mabuti sana kung nasa medical or health field ako, may chance na maniwala sila sa akin. So this is a great question, Jurevic. Maraming salamat sa pagtatanong mo nito. Ang ganda ng tanong niya. So na-excite ako na sagutin itong question na to kasi parang ang sinasabi niya is, paano ko gagawin yung business, network marketing business, na hindi ko linya? Okay, so I'm sure marami sa inyo makaka-relate. So comment ka dyan sa baba kung naka-relate ka dun sa tanong ni Jurevic. Kasi lalo na sa inyo mga nag-join sa network marketing na hindi nyo naman linya yung network marketing. So katulad nung nabanggit niya, mabuti daw sana kung nasa health and food something, chorba, yung field niya. Eh, ang layo kasi security services eh. So, comment kayo dyan kung nakarelate ka. Kasi ako mismo, nakarelate ako. Bakit? IT ako. So, ang layo sa pagiging network marketer nun. And wala naman sa atin talaga, sa totoo lang, na linya yung network marketing. Hindi lang naman yan pagdating kasi sa food and chorba services, whatever, ganon. Yes, may lamang yung mga ano, yung mga nandun, merong silang background sa medicine, sa medical, something, yung mga medical technologies, mga doktor, may lamang sila pagdating dun. Pero hindi porket ganun, hindi na natin kayang gawin yung business. Kasi for example, share ko sa inyo yung story ko para sa inyo mga hindi nakakaalam. IT ako, okay, drop out twice kasi sobrang sipag ko mag-aral. Okay, nag-drop out ako twice kasi hindi dahil sa, ano, nung una, medyo hindi ko kasi masisi na sabihin ko na kasi minindset ako ng mga upline ko. Sa totoo lang, parang hindi naman, merong kinalaman yung ganon, yung unang beses na nag-drop ako. Pero para sa akin, ako talaga yung nag-decide na mag-full-time, hindi na pumasok sa school. Kasi noong mga time na yun, working student ako, nag-work ako sa Jollibee at the same time, nag-aaral. Pero hindi ko na rin tinuloy kasi nga sobrang hirap. Ang hirap na, alam nyo naman, sa inyong mga working student na nakaka-relate, alam nyo naman yung feeling na nag-work ka, tapos nag-aaral ka at the same time. In college ako that time. So, even though vocational yung yun, ang hirap talaga. Nung mga oras na yun, hindi ako na-invite sa networking. Walk-in ako that time. Kasi acne na ako sa networking. Pumunta ako sa networking nung mga tropa ko kasi sumali yung mga tropa ko. Niyayaya ko kasi silang mag-dota, ayaw nilang sumama sa akin. Kahit na sinabi ko na yung magic word na ililibre kita, ayaw pa rin nila. So, na-curious ako ano ba yung meron dyan. Alam ko networking kasi nga acne na ako, marami na rin akong networking na-encounter before dahil yung nanay ko marami rin networking na pinasukan, tapos na-invite na rin ako sa ibang networking. So, pumunta ako doon sa office nila, then presentahan ako, to cut the long story short, sumali ako. Okay, na-power ako, nabaliw ako. Ngayon, nung nag-network na ako at the same time nasa Jollibee pa ako, at the same time nag-aaral pa ako. So, alam mo yun, ang hirap. Paano ko ito pagkakasyahin? And nung mga time na yun kasi, ayaw ko kasing sumama sa mga tao na hindi na ako nakaka-relate. So, siguro naman, yung OP ka na out of place ka na, siguro naman lahat naman tayo ganun. Ayaw natin na na-out of place tayo, kaya nga tayo sumasama sa mga kaibigan natin, sa mga tropa natin na similarity, mahilig sa something na bagay or pagkain or puntahan or gawin. So may mga ganun, 'di ba? Yung may similarity tayo dun sa mga tao, dun tayo sumasama sa kanila. Kung ano, sabi nga, people like people who are like themselves. So gusto natin is yung mga katulad natin. Ayaw natin sumama sa mga hindi natin katulad. So mga time na 'yon, na mindset na ako about sa network, na mindset na ba ako about sa reality ng buhay, which is totoo naman, 'di ba? Para sa inyo mga nakaka-relate diyan, 'di ba? Yung typical na training sa network marketing sa mga traditional companies. Na-mindset na ako ng ganoon to. Every time nakasama ko yung mga tropa ko, hindi na ako makarelate sa kanila. Palagi kong iniisip, bakit yan yung pinag-uusapan nyo? Anong sense? Di ba wala nang kwenta? Kasi hindi na ako makarelate sa kanila, di ba? Na-mindset na ako eh. So, noong mga time na yun, I decided na mag-drop. So, huwag nyo akong gagayahin, mga students. Please, huwag nyo akong gagayahin. Lalo-lalo na kung hindi naman ikaw nagpapaaral sa sarili mo. Kasi noong mga time na yun, though nag-work ako,
part-time sa Jollibee, yung nanay ko pa rin yung nag-support sa akin sa tuition kasi nga, ang liit ng kinikita ko doon. Parang pang-allowance ko lang talaga yun eh. Kulang pa. So, nag-decide na ako na tumigil kasi nga, ayoko na rin nakikita yung nanay ko na nahihirapan, which is, talagang nalungkot yung nanay ko, nagalit siya, nalungkot siya, and even yung ikalawa kong tatay, kaya napalayas ako kasi nag-networking ako. Pero alam niyo yung mga students, college students, huwag niyo akong gagayahin. That is not a good example at hindi ko yung sinasabi sa inyo para gayahin niyo ako. Lalo-lalo na, katulad na nabanggit ko, kung hindi ikaw yung nagpapaaral sa sarili mo, kung parents mo yung nagpapaaral sa sayo, wala kang karapatan para mag-drop, okay? Pero alam niyo yun, case to case scenario yan. Kung gusto mo talaga, kausapin mo yung magulang mo, dapat pumayag sila kasi lalo-lalo na kung nag-stay ka sa kanila. Pero wag mo silang bibiglain na ganun kasi masakit yun para sa parents, di ba? Kumakayod sila, nagpapakahirap sila para pag-aralin ka, tapos na-brainwash ka sa networking na mag-full-time ka sa business kasi ikita ka daw ng malaki kapag nag-full-time ka. Kalokohan yun. Hindi lang pag full-time yung factor, nabanggit ko yun sa Walang Power and Bootcamp. So later on, pag-usapan natin yung about doon. So share ko sa inyo yung story regarding doon, short story ko, IT ako. Tapos 2016, nag-decide ulit ako na pumasok ulit, I think 2016 or 2017, alinman doon sa taon na yun. Nag-decide ulit ako na pumasok ulit. Hindi naman para sa akin, kundi para sa mama ko. Kasi nga, ang gusto niya is makagraduate ako, ang gusto niya makapagtapos ako. Yung umakyat sa stage na, alam mo yun, hindi ko alam kung bakit. So may sariling reason yung nanay ko. Kasi ang palagi lang niya sinasabi sa akin, iba kasi kapag nakapagtapos ka. Iba. Yun lang yung explanation niya sa akin, wala nang iba. Tapos pag tinatanong ko, anong iba? Anong ibig sabihin? Wala na yun, basta yun na yun. So nag-try ako. Okay, nag-try ako para lang maging masaya siya. Pumasok ulit ako. Then, nung pagpasok ko, hindi talaga ako, ang hirap. Tumagal rin ako ng, two semesters. Tumagal rin ako ng ganon. Pero hindi ko talaga gusto. Kumbaga, para sa akin, hindi ito naka-align sa goals ko. Hindi ito yung magdadala sa akin sa goals ko. Hindi gusto yung magiging IT eh. Nung una, nung wala pa akong alam sa networking, nung wala pa akong alam sa reality ng buhay, nung hindi ko pa alam na nag-exist yung mga ganitong business, kumbaga wala talaga. Hindi ko gusto. So, nag-drop ulit ako for the second time kasi na-realize ko yung sense para gawin mo yung isang bagay na hindi mo gusto. Isang beses ka lang mabubuhay, bakit ganun pa. So, yun yung para sa akin. Maraming consequences, maraming risk, pero hinandle ko yung mga bagay na yun. Okay? I took all responsibilities. So, kayo, huwag kayo basta-basta magde-decide, especially sa mga 18, mga teenager, mga hype na hype pa kayo eh. Di ba? Huwag kayo basta-basta magde-decide, lalo-lalo na kung alam nyo yung maraming maaapektuhan. Kasi, madalas ganun eh. Yung sitwasyon, maraming maaapektuhan. So, humaba na yung kwento ko. Ang haba na nung kwento ko kasi gusto ko maintindihan nyo yung context ng sinasabi ko. Ibig ko lang sabihin doon, ang pinakang point lang talaga is wala akong alam sa networking. IT, ang alam ko mag-ayos ng sirang PC. Tapos yung trabaho ko before as a service crew is magluto ng french fries, magsaing ng kanin, yung malalaking kaldero. Alam yan ng mga service crew, comment kayo dyan kung nakaka-relate kayo, kung nasa kitchen ka din. Sa kitchen ako, taga-saing ng kanin, eh malaki yun. Sabi ko nga palagi kong biro, mas mabigat pa sa akin yun eh. Kasi parang mas mabigat talaga sa akin. So, yun yung ginagawa ko before. Ang layo! Di ba tapos papasok ako sa networking, which is food and health and beauty products din. Food supplements din yung products. Tapos, yun yung anong alam ko dito, di ba? Glutathione, biglang naging glutathione, di ba? Sabon, pampaputi, di ba? Pampapayat na pills, L-carnitine. Anong alam ko dyan? Wala akong alam. Absolutely wala akong alam. Pero, ang na-realize ko is lahat ng bagay kaya mo matutunan. Hindi naman siguro lahat, pero halos lahat. Ayoko yung lahat kasi, generalization yun eh. So, halos lahat naman siguro ng mga bagay is kaya naman nating matutunan. So, learnable naman siya. So, noong mga time na yun, nahirapan ako, nag-struggle ako sa simula. And eventually, yun nga, dahil ang mindset ko is kaya ko naman matutunan to, inaral ko. Okay, inaral ko ng inaral yung business, inaral ko yung products, kasi hindi pwedeng hindi mo alam. Sabi nga, ewan ko kung nabanggit sa inyo to ng mga updates nyo, pero I'm sure nabanggit naman nila to sa inyo sa mga training, sa mga seminars nyo, na walang negosyante na hindi alam kung ano yung negosyo niya. Diba? For example, kahit hindi networking, okay, tanggalin natin yung networking sa scenario na to. Gusto mo, may pangarap ka na business, di ba? Halimbawa, gamitin natin si Jurevic kasi ikaw yung nagtanong. Okay, si Jurevic is, security services siya, right?
Then, ang gusto niyang itayong business is farm. Ang layo, di ba? Pero pagdating sa farm, yun talaga yung pangarap niya na business. Nag-start na magtayo si Jurevic ng farm niya. No? Nagsimula siya sa maliit. Di ba? Kasi doon naman talaga tayo magsisimula. Di ba? Hindi pwedeng malaki agad unless minana. So, I assume wala naman sa inyong ganon. Di ba? So, ngayon, wala naman siyang alam dun eh. Di ba, Jurevic? Tama ba ako? Wala kang alam pagdating sa farm. Kasi security services ang layo eh. Pero yun yung pangarap mo. So, anong gagawin mo? Aaralin mo. Same with network marketing business and any other kind of businesses. Aaralin mo. Kung di mo alam, aralin mo. Hindi ka naman natuto nung regarding sa security services. Pagising mo, security, nasa security services ka na, di ba? Pagkapanganak sa'yo, di ba, nasa security services ka na. Hindi naman ganun. Inaral mo yan. So, ganun rin pagdating sa akin. Inaral ko yung pagiging IT kahit na hindi ako nakagraduate. Inaral ko yung pag-network. Kahit wala akong alam doon, inaral ko yung pagdating sa products kahit na wala akong alam doon. So, nagigets yung point, learnable yan. Alam nyo naman siguro, lalo na kung nasa traditional company ka, sa mga seminar, di ba, palagi nababanggit doon na kahit hindi mo lilinyahin mo para kakumita ng extra kasi palaging kinukulang. Sinasabi niyan sa mga prospects, sa mga seminar, kahit hindi mo linya. At kaya ka pumasok sa network marketing kasi kailangan mo ng extra. Right? Doon naman tayo nagsisimula lahat. Kailangan natin ng extra. Majority sa atin, hindi lahat. Yung iba, ang motivation is may gusto lang patunayan. Yung iba, ang motivation is for the future lang, para may additional na business for the future. Yung iba, may kanya-kanyang reason why kung bakit nag-join sa network marketing. Pero halos lahat tayo nag-start dahil gusto natin kumita ng extra. So, ganun rin naman ako. Gusto kong kumita ng extra kasi naramdaman ko yung hirap sa pagtatrabaho. So, kahit hindi mo linya, lilinyahin mo talaga. Similar lang rin yan pagdating sa, halimbawa, pagbabasketball. Absolutely, halimbawa, di ka marunong magbasketball, wala ka talagang kaalam-alam pagdating sa basketball. Alam mo lang na may sport na basketball, pero hindi ka marunong. So, kung gusto mong matuto, mag-aaral ka. Basic. Magsisimula ka sa basic. Dribbling, shooting. Doon lang. Then, step by step yan. Habang gumagaling ka doon sa basic, pa-level up ng pa-level up yan, parang pagdating din sa mga games, sa mga mahilig sa inyong computer games or console games, di ba? Sa simula, level 1 ka lang, tapos level 2, level 3, level 4, and so on. Then, the more na tumataas yung level, the more na pahirap siya ng pahirap, pero the more na pagaling ka ng pagaling. Di ba? So, very, 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 very same, no? Parehas na parehas lang pagdating sa network marketing. Wala tayong alam, pero kailangan nating alamin. Sabi nga nung mentor ko, hindi yung pangarap mo yung mag-a-adjust para sa'yo. Ikaw yung mag-a-adjust para dun sa pangarap mo, which is absolutely right. Tama naman talaga eh. Kasi, kung dalawa lang naman yung choice mo eh. Kung hindi mo to linyang business ko, sasabihin mo na, mahirap kasi hindi ko linya to. Kasi, ganito yung course ko, tapos papasok ako sa network marketing, hindi ko linya yan. Dalawa yung choice mo. It's either hindi mo ipagpatuloy o hindi mo gawin yung network marketing or gawin mo or mag-adjust ka. Yun lang. Wala nang iba. Kung ayaw mo, edi wag. Walang problema. Sabi nga, pwede ang networking sa lahat pero hindi lahat para sa network marketing. Kasi nga, hindi naman lahat ng tao willing mag-adjust. Hindi naman lahat ng tao willing i-apply yung mga matututunan nila. Hindi lahat ng tao is gusto talaga ng pagbabago. So, yung iba hanggang salita lang. Sinasabi lang nila na gusto nila ng pagbabago pero hindi naman nila kayang patunayan sa actions nila. So, yung tamaan, di sa pool. So, ngayon alam mo na hindi porket hindi ito yung field mo is or hindi mo ito linya is hindi ka nakikita ng malaki. Kasi majority, pansinin mo to ha, kung yung network marketing company, sigurado naman dyan eh. Kung yan ay stable na or matagal na sa market, tanungin mo yung mga uplines mo dyan. Tanungin mo sila yung mga successful uplines mo kung linya ba nila yung network marketing. Kung nandun ba yung field nila. Possible, kung marami na naging successful sa company mo, possible meron dyan. Pero I'm sure, makikipagpustahan ako sa'yo, majority dyan, hindi nila linya yan. Meron dyan dating kargador, meron dyan dating tricycle driver, meron dyan dating OFW, meron dyan dating labandera, meron dyan dating parker sa jeep, meron dyan dating jeepney driver, meron dyan dating housewife lang. Majority dyan, pustahan tayo. Majority dyan sa mga successful uplines mo, hindi naman nila linya yan. Para at least ma-inspire ka din at makita mo na totoo itong sinasabi ko na hindi porket hindi mo linya or malayo sa trabaho mo,
is hindi ka nakikita ng malaki. So with that being said, ano naman yung gagawin mo right now? Anong kasunod? Anong next step? Okay, kasi sinabi ko na sa'yo, kwento ko na sa'yo, patunayan ko na sa'yo na hindi siya linya-linya. Okay, anong next step na gagawin mo? Pag-aralan mo yung basic skills. Okay, kung hindi man tinuturo sa'yo ng mga uplines mo, which is I hope itinuturo nila, pero kung sakaling hindi, pag-aralan mo yung basic skills, prospecting, inviting, actually konektado naman yung dalawa na yun, presenting the business, closing the deal, handling objection, follow up. So yun, 7 yun, di ba? 7 yun nabanggit ko, or 6 lang pala. So pag-aralan mo yun, yung mga basic skills na kailangan mong matutunan, kasi kung hindi mo aaralin yun, hindi ka kikita sa business, sigurado na yan. So pagdating sa inviting, prospecting, presenting the business, closing, follow-up, hindi lang siya sa business opportunity na gagamit, kundi pati na rin sa product selling. Kasi same lang naman eh, ang pinagkaiba lang naman, nagbibenta ka pa rin naman eh, ang pinagkaiba lang, yung binibenta mo. Yung unang binibenta mo is products, ikalawang binibenta mo is business opportunities. Or yung business opportunity mo. So, yun yung dalawang binibenta mo, pero same pa rin na pagbibenta yan. Okay? Kasi, pwede, baka sabihin ng iba, yung iba kasi nami-misunderstood nila or nami-misinterpret nila na, hindi ako nagbibenta-benta, nagre-recruit lang ako. Nagbibenta ka pa rin. Baka nagbibenta ka ng opportunity. Kasi pag nagbibenta ka, di ba kumikita ka? Pag nakabenta ka, so same with network marketing business, so business opportunity. Pag napasali mo yung prospect mo, nabentahan mo siya ng opportunity, kikita ka, may commission ka. Okay, so yun yung kailangan mong aralin right now. Marami naman akong videos regarding doon. And meron akong video na ginawa yung mga dapat matutunan or dapat ituro sa mga bagong downlines. So hanapin mo na lang yun dito sa aking YouTube channel, or pwede ko lang ilagay yung link sa description ng video na to. Pero kung sakasakaling makalimutan ko, hanapin mo na lang dito sa YouTube channel ko. Nandito yon, marami yon. Medyo mahaba yung ano na yon, yung topic na yon, kasi napaka-importante kasi nun eh. Pag nagsisimula ka, kasi sa simula, dun yung pinaka-crucial na part sa network marketing habang nagsisimula ka, kasi it can make or break you. Marami kang pagdadaanan na make or break situation, pero sa sisimula, ganun yun eh. Kaya naalala ko tuloy yung biglang naalala yung sinasabi nung upline ko dati na merong mga networkers na tinatawag na once upon a time networkers. Kasi sumali lang sa networking, walang ginawa, hindi kumita, naging negative. So hindi ko naman kasi masisisi yung mga networkers na naka-experience ng ganun, dahil kung wala naman tinuro sa kanilang seses. Or kung wala silang system, wala silang effective na mentor, wala silang seses. So, wala sila nung right tools, hindi sila equipped, talagang ganun yung mangyayari. Pero kung kumpleto, rekado naman, tapos nag-quit pa rin, yung member na may problema kung ganun. I hope marami ka natutunan dito sa video na ito, and I hope nasagot ko yung tanong ni Jurevic. At para sa inyong mga nagtatanong rin regarding doon, linya-linya, walang linya-linya dito. Okay, sabi nga, di ba, ulitin ko lang, lilinyahin mo kapag gusto mo talaga. So ako, hindi ko naman talaga to gusto, hindi ko gusto ang network marketing, and wala sa atin siguro. Ewan ko yung mga anak ng networker, pero hindi naman ako, even ako, anak ako ng networker, dating networker yung nanay ko, pero hindi naman niya ako pre-program para sa network marketing eh. Ang tinuturo niya sa akin is mag-aral ng mabuti para makagraduate, makahanap ng magandang trabaho. So typical pa din. Okay, kasi nag-fail siya sa mga network marketing companies na ginawa niya before, and hindi ko rin naman siya masisi doon kasi nga hindi siya talagang nag-guide. Pero alam mo yun, ako kasi talagang gusto ko eh. Nagustuhan ko yung idea kasi ayoko na, ito yung may freedom kasi. Diba, sa network marketing, may freedom kang gawin kung ano talaga yung gusto mo. Kasi nga, sa umpisa, parang self-employed. Hindi ka pa businessman sa simula. Self-employed ka pa lang, malaya ka lang gawin kung anong gusto mo. Pero nakadepende sa hataw mo yung kikitain mo. So yun yung simula, pinakasimula na part, malaya ka. And ayoko nung feeling ng pagiging empleyado kasi nga, nung nag-work ako sa service crew, alam naman yun ang mga service crew, nasisigaw-sigawan ka doon pag mabagal ka, ako as an introvert talagang mabagal akong kumilos, so palagi akong nasisigawan, hindi ko gusto yung ganon. Naman pumasok sa isip ko noon na hindi ako pinanganak, hindi ako pinalaki, at hindi ako inaruga, inalagaan, pinag-aral ng magulang ko para sigaw-sigawan ng ibang tao. So sabi ko, ayoko ng ganon. Kaya ako, nung nakita ko yung network marketing, talagang na-fascinate ako doon sa ganda nung business model, malaya kang gawin kung anong gusto mo, pero yun nga, nakadepende sa hataw mo sa simula yung kikitain mo in the long run. Okay, sobrang hirap ng network marketing, pero ito yung sulit sa huli. Sa totoo lang, mas mahirap pa yung yung network marketing kaysa sa pagiging employee. Kasi sa employee, may gagawin ka lang na daily routine, papasok ka ng tama sa oras, gagawin mo yung specific job na tinuturo sa'yo, yung specific job na inatas sa'yo,
And then, alam mo yun, quinsenas at renta, sa sahod ko na, mas mahirap maging network marketer kasi kahit na ginawa mo na lahat ng training, possible, minsan hindi ka talaga kikita agad eh. Minsan, kahit na palagi kang umaattend ng mga training, ina-apply mo yung mga natututunan mo, minsan hindi talaga kumikita pa din eh. Nahihirapan ka pa rin magpasali. Diba? Ang hirap magbenta, ang hirap makipag-usap, ang hirap ma-reject, ang hirap, alam mo yun, ang hirap mag-fail, ang hirap magkamali, marami natatakot sa pagkakamali. Diba? So, alam mo yun, ang hirap ng network marketing, pero tingnan nyo naman kung sino yung may magandang buhay sa dulo. Yung networker ba o yung employee? So, this is not to degrade or parang hinihilang pababa yung mga employee. No, I'm just telling you a fact. Ito yung totoo. Ito yung nakikita mo. Kahit hindi ko sabihin to, makikita mo to eh. Diba? Totoo yung sinasabi ko. Ito yung nangyayari talaga. Kita mo kung sino may magandang reward sa dulo. So, doon ako na-fascinate sa network marketing. So, kagaya na nabanggit ko sa'yo, dalawa lang yung choice mo. It's either aralin mo, seryosohin mo, linyahin mo, or wag mo nang gawin. Ganun lang. So, it's up to you. Bahala ka. Malaya ka kung anong gusto gawin mo. Kasi yung upline mo, kahit ano naman ang piliin mo, yung upline mo, di naman titigil yan. Okay, so ayun, marami ka natutunan dito sa video na ito. And make sure, apply mo kaagad lahat ng mga natutunan mo. And kung sakasakali may mga tanong ka, suggestion, violent reaction, or whatever, comment ka lang dyan sa baba. Kasi sinasagutan ko yung mga comment dyan sa baba. And make sure like mo tong video na to kung marami kang natutunan. And katulad na nabanggit ko kanina, binanggit ko kanina regarding sa Walang Poweran Bootcamp. So, meron akong bagong trainings bootcamp na ginawa, which is yung Walang Poweran Bootcamp. Last year ko pa pinost yun, 2018. So, natapos ko siya ngayong 2019. Training series yun kung saan madidiscover mo yung maraming sikreto ng mga uplines na hindi nila sasabihin sa'yo. At doon ko rin na-reveal yung sikreto ko kung paano ako nag-build ng team. Kasi kung mapapansin nyo, kung kayo sumusubaybay din sa page ko, sa Facebook page ko, sa Facebook ko, profile ko, mapapansin nyo doon, hindi ako nagpo-promote ng company, hindi ako nag... Kahit nga dito eh, di ba? Mapapansin nyo, nagtataka kayo, nag-isip kayo, ano company? Yung iba, hinuhulaan kung ano-anong company. Which is, minsan, madalas mali yung hula nila kapag sinesearch nila kung anong company ako. Pero, meron akong ginawa na ano eh, pinablik ko na kung anong company ako kabilang. Pero ayoko lang talaga siyang banggitin dito kasi ayoko mukhang pinopromote ko yung company ko. So, alam nyo yun, balik tayo doon sa point. Kaya akong binabanggit yun kasi, papansin nyo, hindi ako nagpo-promote ng company, nagpo-promote ng products, pero ang laki na kinikita ko sa products, tapos nakakapag-build ako ng team. So, paano ko ginagawa yun? So, yung sikreto, makikita mo doon sa Walang Poweran Bootcamp. So, hanapin mo lang yung link sa description nitong video na to. Doon mo makikita, doon mo ma-access yung Walang Poweran Bootcamp, bagong training bootcamp. Yung libre lang yun. Panoorin mo yung mga videos doon. Anim na videos lang naman yun. So, madali mo lang siya matatapos. Okay, so kung gusto mo talagang kumita ng malaki sa network marketing, i-access mo yung Walang Poweran Bootcamp. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Sure, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you.